Choco Mucho, may pag-asa pang makapasok sa semifinals. Inamin naman ng mga ito na na-shock nga sila sa bigla ang pag-resign ni Coach O sa team. Subscribe for more great volleyball moments. '26-24, '25-10, at '25-17. Buhay na buhay pa ang Choco Mucho sa PVL matapos manalo kontra sa Army. May 3 wins na nga sila at 3 losses. Ang nakatalo sa Choco Mucho ay Petrogas, Cherry Tigo at Akari. Player of the game nga ay si Odi Alieva with 20 points in just 3 sets na galing sa 17 attacks, 2 blocks at 1 service ace. Wala na nga si Coach Oliver sa laro ng Choco Mucho ngayon matapos magbigay ng statement ang Rebisco management na tinanggap na nila ang pag-alis ni Coach O sa team. Si Coach Edjed Mabayad nga ang tumayong head coach ng team ngayon. Marami ang natuwa dahil mabilis nga daw ang adjustments nito at in time din ang tawag ng timeouts at nagbibigay din ng instructions sa players. Hindi katulad ni Coach O na tapos na nga ang timeout ay wala pa ding instruction na nabibigay sa Flying Titans. Nagbago din ang first six ng Choco Mucho ngayon. Hindi nag-start si Dina Wong, Denden Lazaro at Bea De Leon. Gayunpaman, ito nga daw ang best game ng Choco Mucho ngayong PVL Reinforced Conference. Dalawa ang nag-double digits sa Flying Titans, Odi Alieva with 20 points and Kat Tolentino with 14 points. Nag-step up nga si Kat matapos ang bad game nito kontra sa Akari na may 8 points lang in 5 sets. Sa side naman ng Army ay si Royce Tobino with 13 points lang ang nakapag-double digits. Narito ang kabuuan ng stat sheet. May 2 remaining games pa nga ang Choco Mucho at haharapin nila ang Creamline at Signal. Must win for Choco Mucho ang kanilang last 2 games upang makapasok sa semifinals. Ang Army naman ay wala pa rin panalo sa ngayon. May 2 remaining games pa nga din ang mga ito at haharapin nila ang Creamline at Petrogas. Kung kayo ang tatanungin ko, best decision nga ba for Coach O na umalis na sa Choco Mucho dahil siya ang dahilan kung bakit hindi pa rin magawang makapag-podium finish ng team? Leave a comment below!